Magandang araw. Ang papakita ko sa inyo ngayon ay proseso, step by step na paraan paano gagawan ng dining table. Ang materials na gagamitin ko ay yung melamine. Medyo may pagkakapotin siya. Four-seater lang siya. Medyo maliit. So, ang sukat lang is 80. Yung diameter niya is 80. So, ang una kong ginagawa is drawing ko muna. At least, meron ang idea ng yung kalamasan. Drawing ko muna yung ano yung top niya, yung 3/4 ng 18mm na melamine. Okay, so yung diameter niya is 80. Yung pinaka-top niya. Tapos para hindi siya parang mamukhang simple lang na round lang siya, ang gagawin ko ay lalagyan ko siya ng sanita. Lapad niya is 6 cm. Okay? So, i-offset ko lang po. Tapos, ang layo niya galing dito sa edge ng ano, galing dito mga 2 cm. Okay? So, i-offset ko lang siya ng 2 cm. Kaya na siya. Tapos, yung kapal na plywood natin is 18mm. 1.8. Yan. So ang pinakapaa niya ay melamine din. Ang height niya, ang standard na height ng mga dining table is 30 inches. So probably nasa 75-76 cm. So dahil ipapatong ko itong 18mm, so magma-minus lang ako ng 2 cm sa loob. So ang paa ko, ang height niya is 73 lang. Okay, yan. Tapos 76 yung apat. Baba ko lang ito, ha. Yung paa ay may ano din siya, may curve para may design naman siya ng kundi. Ito gagawin natin. Gagawin natin, record natin siya. Tapos yung pinakababa niya, yung dito, sa baba, yung simple paliit, tapos malaki sa taas. So, gawin natin ang 3.5 cm. Ito yung nalangin natin dito sa baba. So, para makapag-curve tayo, gawin tayo ng line. Gawin natin dito. Straight siya. Convert natin ang arc. So, kahit mga 2 cm lang yan. Yan. Tapos, yung dito sa loob naman, i-try natin ito. Medyo rounded yung dito sa loob. So, i-round natin ito. Radius tayo ng mga 8. Baba natin ito ng 5.
to lang din. So ito na yung pinakapaan natin. So ipisin lang natin yung hindi na kailangan. Ito na yung natin, pinaka-paa, yung profile ng paa natin. Okay. So, gagawin natin para makita natin yung itsura niya. Gagawin natin 3D. So, i-rotate lang natin. So, ang gagawin natin, kasi parang ano lang yan, naka-2D lang siya. Gagawin natin 3D. So, yung kapal ng plywood natin is 18mm, so 1.8. So, ito na yung... Okay. So, kakapi lang natin ito. So, ito yung pinaka-paa natin. Ito naman, yung top natin, 18mm yung ano natin, diba? 1.8. Tapos ito naman, yun yung sanipa natin. Tapos, ipatong natin. So, ito na yung pinaka-mesa niya. So, kung i-run ito, itong sanipa niya, kung papansin nyo, kasi bilog din yan, di ba? So, hindi naman natin pwedeng i-bend yung plywood. Ganun-ganun na lang. So, mayroong technique na ginagamit ko, mapapansin nyo dun sa ibang video ko. Yung tinatawag ng curve bending. So, tatabasin ito na maliliit yung nasa loob, ang loob ng sanipa. Para pag-bend natin yung plywood. Ito actually, pwede pa siyang ano eh, pwede siyang lagyan ng ano dito. Pwede siyang lagyan ng parang round din, na parang sanipa niya, para medyo matibay kasi 18mm yung dalawa. Tapos lalagyan natin ng cross dito sa gitna. So, sige, isa natin. Mag-subscribe mo na rin.